Hi guys, hello. This is Trixie and welcome back to our channel. Ngayon, magpapadyo ng nail extension tutorial tayo, okay? So just quick note that I'm not a nail technician expert, so all the steps and tutorial na gagawin natin ngayon is based on my experience. Yung reason pala bakit pinag-aralan ko yung pagpapadyo ng nail extension kasi I love nails talaga. So, gumagastos pa ako sa mga salon ng worth 700 to 900 pesos para lang magkaroon ng nail extension. Kasi naisip ko is, kung lagi ako sa salon pupunta like every month or every 3 weeks, ang gastos niya, sobrang gastos. Kung magbabayad ka ba naman ng 700 to 1,000 pesos, diba? So, hindi siya worth it for me. So, I found out na meron palang tinitinda sa mga shop yun ang mga product na pwede mong gamitin. So, I've watched YouTube tutorial how to do it. And I was inspired kasi nakakatipid sila. So, ba't hindi ko gawin, diba? So, yun, tinry ko nga siya. So, in order ko lahat ng mga product na meron ako dito ngayon is sa Shopee. Ito yung ano shop na in-orderan ko. Ito siya. Ayan. So, dyan lang akong shop na umu-order sa Shopee. I'm actually, just be careful na lang sa pag-order sa Shopee because marami talaga ngayon product na mga fake. So, make it sure na before you mag-order, if just in case you want to order, you need to check reviews first before you purchase any product to that seller kasi para iwas yung scam, alam naman natin yun yung mga eksena, diba? So, isa sa mga product na gagamitin natin ngayon is, of course, is yung polygel. Actually maraming type ng polygel nail, maraming type ng nail extension. Merong polygel, merong press on nail, but for today, ang gagawin lang talaga natin is yung polygel nail extension. So, isa sa mga products na gagawin, gagamitin natin is ito. Polygel, glitter, ayan. So, yung brand niya is Rosalind. So, ayan. Subok ko na siya, guys. Hindi siya mabilis magputol, hindi siya mabilis matuklap. I think it cost 150, pero sobrang tagal dito maubos. Siguro 2 months or 3 months ko na siyang ginagamit. So, we have this. Most important thing is a polygel. Of course, need natin ng lamp. UV lamp. Without UV lamp, guys, hindi natin mapapatigas yung polygel nail extension. So, need talaga siya. So, nabili ko rin siya sa Shopee. Sa mga 280 pesos siguro siya. Depende sa watts. Kasi may 120, may 500, may 400. Ang pinagkakaiba ng mga watts niya is, the higher the watts, mas mabilis siya makatuyo. So, kung gusto niyo na mabilis matuyo, doon na kayo sa bunggahang watts. Pero, kasi, ang pinili ko is 120 lang. Kasi, pag mas mataas yung watts niya, mas nagkakadamage siya ng skin. Kasi, UV to siya eh. And then, one of the advice pala, na before kayo mag polygel nail extension and before using this LED light, is, maglalagay kayo ng kahit anong lotion may sunblock. Kasi, pag direct niyo lang siya, actually, nakakaitim siya ng mga dito. Yan, nakakaitim siya. So, ako, before ako nagpo-polygel nail extension, naglalagay muna ako ng mga sunblock, kahit mga, ang dami namang lotion na may mga sunblock kayo, di ba? Like, SPF 20, mga ganun lang siya. So, any sa black na may lotion would work. So, yun. Tapos, meron din tayong, of course, yung base coat, tsaka top coat. So, yung brand na ginagamit is Sugar din. Of course, I will be using red gel polish. And advice ko lang, guys, pag magpo-polygel nail extension kayo, mag-gel polish kayo. If you're using a regular polish, mas mabilis siya matanggal. So, I highly recommend that gumamit lang kayo ng gel polish. And then, we have cuticle oil. So, nilalagay natin itong cuticle oil pagtapos natin mag-polygel nail extension dito sa cuticle natin para hindi siya mag-dry. Kasi nakaka-dry siya pag nilalagay siya sa UV LED light. We have a brush. Pang ganon. M&M. We have this.
parang spatula siya, pang scoop ng poly gel, and we have the brush, yung pang glide at pang shape ng poly gel extension, because we will be using dual form. We have this pang bath, we have glitters, and meron din akong nabiling mga stones. Ayan, mga stones. Sniper. So, ayun guys, since nakapaglinis na ako ng kuko kanina, so first step na gagawin nyo is clean the nails in buff. So, need natin siya i-buff. Yung reason kaya need natin siya i-buff kasi para mas dumikit talaga yung base coat at saka dumikit yung poly gel. Yung mga mistake kasi ng ibang mga nail technician is dinadirect nila lagay yung base coat without buffing the nails. Isa yun sa mga rason bakit yung nail extension or poly gel nail extension is mabilis matanggal, mabilis maputol. Minsan one day lang or two days lang napuputol siya agad or natutuklap siya agad. Kasi nga, need mo siyang i-buff para ma-remove yung mga oils na nakadikit sa kamay mo. Pag hindi mo ni-remove yung oils na yon, hindi masyadong kakapit yung base coat na nilagay mo at yung poly gel na nilalagay mo. So, first step at pinaka-importante yung gawin is buff the nails and clean the nails. So, ina-buff na natin siya buong nails. Especially yung dito banda. Kasi kadalasan, dyan yung mabilis matuklap or naunang natutuklap. So, you need to buff talaga. So, ang next step na gagawin natin is lagyan natin siya ng base coat. So, we will be using this base coat. This is, the brand niya is Sugard. At make sure paglalagyan ng base coat is hindi malalagyan ng balat. Yung plastic na white. Make it sure na yung size ng dual form is hindi masyadong malaki at hindi masyadong maliit sa kamay. Dapat fit siya para hindi masakit pag na-cure na siya. Need natin gumamit ng sleep solution. May nabibili sa Shopee. You can use alcohol as well kung wala kang sleep solution since yun din yung ginagamit ko and effective naman at working naman din siya. Moments later. Cure ng 1 minute, pag nalabas na siya, tutuklapin niyo lang siya. Easy tutuklap naman yan siya after niyan. So, ayan po yung tamang pag-glide or paglagay ng poly gel sa dual form. Dampi-dampi lang siya, huwag masyadong madiin. At make sure na yung alcohol na ginamit is konti lang, sakto lang siya na maka-mold ng poly gel doon sa dual form. At pag-attach niyo doon ng poly gel extension doon sa inyong daliri, make sure na hindi siya masyadong madiin kasi nasasayang lang din siya at nagkakaroon siya sometimes ng mga bubbles. So, ganun. A few moments later. So, yun. Na natin siya. Gagamitan ko siya ng nipper. So, cut nyo na yung nail. Depende sa haba na gusto nyo. At linisin nyo na rin yung mga gilid-gilid. I will be using this. So, after nyo ma-buff or makat yung nails sa shape at sa haba na gusto nyo, ilalagay nyo na yung gel polish. Maglagay ka ng gel polish if you wanted 3 coats, so dapat each coat, i-cure nyo muna siya ng 1 to 2 minutes.
So bago nyo siya i-cure, dapat tanggalin nyo na yung mga kalat-kalat sa gilid kasi mas mahirapan kayo tanggalin yan later. A few moments later. A few moments later. I'm using Rosalind Rhinestone Gel. Ito yung gel kung gusto niyo maglagay ng maraming stones o mga pearls doon sa nail design niyo para matagal siya matanggal.